outside the game. Kumbaga, yung mga decision-making nila, mas nakikita natin all throughout. RSG naman, with the adjustment na pwede nilang gawin dito, ako, feel ko, ang kailangan lang nila eh, maging maingat din. At kumbaga, if nasa inyo na yung kalamangan, huwag yun ang pakawalan pa. Well, ang isa sa nakita kong trend dito sa laban ng RSG Ignite at ng Game Lab as we look at our first phase of banning, nakukuha ng Game Lab yung late game. Pero pag nakuha ng RSG Ignite talaga yung momentum na tuloy-tuloy, just like nung game number one, they are capable of ending a game. So para dito sa Game Lab, talagang switch gear yung inano natin. Talagang sakto yung punto, yung binanggit na keys to victory dito ni Joshy Cakes na ano yung switch gear. Feeling ko talagang, pero may kita natin talaga siya sa Game Lab. Now, RSG Ignite, it's now your time. Para ipakita sa amin yung switch gear. Okay lamang kayo ng early. How can you extend that lead up to the very moment na makuha niyo yung panalo? Yan yung kailangan nating abangan kung paano gagawin ng RSG. Mm-hmm. Right now, may kita natin ditong adjustment. Game Lab, respectfully banning, of course, itong RTZ special, yeah, na Kadita and even the Farsa, na even though sila yung gumagamit din naman itong mga heroes na to, kailangan din talaga nilang irespeto. Ito pero na. Sabi ni RTZ, meron pa rin namang Valentina. Ito na, kung kumagulo yung game 2, mas guguluhin namin yung game 3 nyo dahil may Valentina. Isa to sa mga niche pick din ha, ni RTZ. Actually, pareho nga sila ni Aizawa. Parang ang pinagkaiba lang ba nila is yung Kadita, kung di ako nagkakamali, or Joy. Yung Joy ni RTZ yung naging distinct doon sa kanilang dalawa. And since lagi naman nababan, ngayon, talagang mirroring each other na yung nakikita natin for Game Lab. Okay. Kari pa rin ang kanilang kukunin dito, the Silent Assassin. Yuk to the T to the Z. Grabe nga kasi yung pag-damage niya, di ba? Na sumilip lang naman kanina si Irad. Tapos, uy, pre, parang medyo napalalim ka. Oh. Patayin na muna kita dito. At mali mukhang, ka ng pinasukang liga. Yun nga, doon nagsimula eh. Yung mismo pagkakapanalo ng Game Lab. Pero sabi nga nila, okay. Okay. Kung naipanalo namin because of this Ling, Why not? Diba? Do it again. Pero RSG Ignite. Ang kailangan nila dito, yung isang hero na pwedeng mag-hold on doon sa Ling. Mm-hmm. Ipili ko Ruby is enough. Pwede na eh, no? It just so happened na iba kasi yung trabaho ni Takenaga doon sa laban na yun. Kaya naman, parang yung pag-iisip ni Ruby, iniisip yung kanina nung game number 2, kailangan maset, kailangan makuha ko to, kailangan ko nung Don't Run Wolf King. Hindi niya, yung talagang pinaka-target nila, nandun nagbabasag ng tore. Sabi lang side. So, yun nga, nabanggit natin, in-game decision-making, yun yung isa sa laging lamang dito ng RSG Ignite. Pero ito na, si Kajamon Dragon. Mukhang ang gusto nila dito, hatak. May kadenang ginto eh. Ang kadenang ginto, Kajamon Dragon. Takenaga, hindi ka muna papasok sa school. Oo, ha, kukunin muna kita, iho. Si ano to eh, si Divine Judgment. Ganun yung makikita natin dito for this game. Pero RSG, okay. So, open pa nga din naman kasi yung Faramis. So, wag na lang muna nilang ibigay ito. Kahit kaya nilang gayahin. Mm-hmm. Of course, yung threat pa rin nung Faramis with that altar. Nakita natin eh. Gamit na ni RTZ kanina eh. So, alam niya din na nakakayamot din sa ulo kapag pinapatagal yung teamfight. Tapos, ang gusto kasi ng RSG is to get some pick-off. Yun na nga eh. Yung dapat tignan din dito ha. Para sa side ng Game Lab. Dahil etong Kaja, recently napapansin ko ha. Lalo pag kalaban niya Kufra. Most of the time, Kufra yung nananalo. Because yung Kufra kasi capable na makapag-set ng ilang heroes. Marami. Eh. Compared sa Kaja na isa lang yung pwede niyang makuha kasi with the Divine Judgment. Minsan, kung hindi pa mababurst agad, eh makakatakas pa. So, yun yung nagiging dilemma ko with the Kaja. Well, of course, 13 numbers. Kung mas marami kang masiset, marami kang mapipick off. And still, that Kufra is open and RSG Ignite naman, niliko nila yung idea dahil kung itong dahil si Fredrin malamang explainer na, ang target naman nila ngayon is si Aizawa. Ayun nga yung pwede nilang gawin dito. Aizawa, paliliitin nila yung pool knowing na meron na tayong Valentina eh. KD pool na lang meron siya. Sige. Pagbibigyan kita doon. At tama naman din yon kasi lumiliit na rin talaga yung pool dito. Yun nga itong si Aizawa na
pwede niyang ilabas ulit yung Xavier na nakita natin kahapon. Mm-hmm. Ban out na kasi yung Farsa Valentina inagaw Xavier dito. 'Di ba? Maganda yung Xavier para pigilan din yung aggression na pwedeng ibigay dito ng RSG. Game Love naman on the other hand banning out that Melissa and even the Hayabusa. Kung sino pa talaga yung mga kulang dito for these two teams, yun talaga yung nagiging target nila eh. Oy! And now, this is a Selena. Narinig ko si Paljoshi Kicks na pasigaw. Napawaw eh, bilang isang Selena bilang user. Bilang isang Selena user, nagulat. And this is unneeded. So, this can be on the position 5, the roamer. Pero mm-hmm, pwede din kasing yung ano eh. Pwedeng XP din to eh. Oo, yun nga eh. Tapos spread rin pwede yung ano. Pwede niya pang i-edit yung role niya. Pwede. Pwede, pwede, mm-hmm, pwede. Last ko na daw yun. Ang ganda pero ng pwede, mga baro mo ngayon, boss, ha? Iba-iba tayo kada laro, eh. Ang ganda na. Pero ito, RSG Ignite. Jungler, wala pa sila. Even Valentina, pwede. Well, depende kung ginagamit. Pero knowing Irad, alam natin na mahilig siya sa mga assassin heroes. Lancelot, ulit pa siya ng Lancelot. Pwede niyang gamitin yun. Mm-hmm. Diba? Open pa din yung Martis. Pwede. Kaso, Martis... Karina. Karina. Huwag na daw tayo manghula. Mm-hmm. Eto na. Karina. Papatagal, papahirapan niyo pa yung mga sarili niyo. Wala niyo man pala dun sa choices eh. Mm. Karina yung magiging sagot dito netong si Irad. And I can say if ever na umabot to ng late game, baka medyo mahirapan ng RSG. Oo, yun yung isa sa nakita ko. But Broody is more of a late game scaling din naman. Ngayon, para, ngayon kasi oo, pero not that late game naman compared to a carry. Tapos pag kumunat pa si Bro, etong si Fredrin, yun din mahirap. Sila yung dinaan sa Brusco ngayon. Kung paano niyo kami dinaan sa Brusco nung game 1. Oo, kami naman ngayon. Balik na rin natin yung sitwasyon. May Gundam ka ba naman? Hindi ka kukunat dyan. Ganda nung ano eh, no? Oo, si Phylax, tama ba? Si Phylax yung pangalan niya, tapos si Edith yung nasa loob. Yun. Diba talaga tong si ano Rubik's si Game Cube lang alam ko. Si Rubik's Cube. Ito na. Iba yung alam ko eh, pero ito na nga yung mismong laban. Game Lab versus RSG para dito sa pinakahuling game nila on this series, sinong makakauwi ng puntos? Is it gonna be the Game Lab or RSG? Itutuloy nila yung kanilang momentum. Irad, Takinaga, yung makikita natin dito na mag-focus sa kanilang mga orange buff. Pero isa sa gusto kong pag-usapan dito, JM, mm-hmm, again, Ortizi and Aizawa. Siguro kaya kinuha ni Aizawa itong Selena para hindi ganoon kalaki yung impact na pwedeng gayahin ni Ortizi with the ultimate. Mm-hmm. Kasi kapag nakuha niya yun, pwede rin naman siya magpalit-palit talking about Ortizi. May arrow ba yun? May arrow din. Pwede mo siyang palitan. Pwede rin siyang maging parang demon type. Di ko kasi na ano yung Selena. Kung iba-iba kasi yun yung eh type niya. Eh. Oo. Pero rotation-wise, isa naman sa mapapansin ko dito for RSG, they're capable of rotating itong si Perks and syempre itong si Ortizi. Kaya nila eh. Even naman, kung titingnan natin, even Steven naman yung match-up na to, ang nagiging factor lang sa akin, yung kunat ni Kosei, especially with the Broody. Kumbaga, pwede kang mag-engage dun sa bottom lane, pero yung kunat niya, especially second skill niya, kaya niya rin makapag-disengage compared to a carry na medyo malambot ha, compared to a Broody. Pwede kasing i-abuse yan dito ng RSG, especially pag nag-level 4 agad etong si Perks. Pero ang parang magiging target na lang dito ng Game Lab, kung makunat ka Kosei, takutin ka namin ng mga arrow. Medyo napapaano rin tayo dito sa Desi. Kaya nga eh, kasi kapag tumama yun, for sure, that's gonna be the first blood. Pero Game Lab, mukhang ipipressure lang nila. Yeah. Magbibigay lang sila ng anxiety dito para kay Kosei so that he can't farm easily. And now, even Takinaga, guguluhin na yung buhay na itong si Irad. Ganoon kakulit yung lineup na meron dito ang Game Lab. Kasi alam din nila eh, wala pang level 4 si Perks. At kung magkaroon na to ng level 4, doon sila kailangan maging maingat sa pangungalit na ginagawa nila. Kaya nga si Dokmin, kung titignan natin, no, dinidelay niya yung pag-farm dito ni Perks samantalang doon. So may Turtle Pit, nag-pinch boys. Etong si Takinaga, makukuha niya yung first blood. Isama mo pa yung Turtle na magpupunta naman sa kamay dito ni Irad. So, XP laner, kapalit Turtle. Ikaw na bahala kung sino sa tingin mo yon, pero nandito na yung pagpapalitan nyo ni RTZ. Kinuha yung ulti ni Dokmen, pinalayo lang ang Game Lab. Pero isa pala sa mapapansin natin dito, Aizawa being the mid lane, pero mm-hmm, sa yung mismong bibili dito ng mismong roam. Yeah. Diba? And Edith or si Dokmen, yung gusto nilang magpa-level up. And mapapansin naman kasi natin to na si Lina, because of the arrows, ayun din talaga eh. Gusto mong iikot ka talaga all throughout. Yes. So, ito yung naging adjustment ng Game Lab.
Pero as much as possible, kailangan nang makatama ng arrows ni Aizawa. Yes. Kasi yung spike ng isang Zelina, ramdam na ramdam mo yan early. Pero pag umabot ng late game at hindi ka nakakatama, medyo mawawala yung sense ng isang Zelina. Actually, it makes sense to me kasi yung si Dokme naman, since hindi siya yung roamer, makakapag-item agad ang isang Edith. Alam naman natin na kapag lumabas na si Edith doon kay Phylax, mas masakit na yung damage na kaya niyang ibigay. And since roamer, si Edith, hindi siya yung roamer, mas mabilis siya makakapag-farm, mas kukunat siya, at masasakit yung damage niya kaya niyang ibigay. Ang binibigay sa ating idea dito ng Game Lab, as we look at perks dahil hinata itong si Dokme at siya nga ay tutumba, Pana Gaming, and then yung threat vision ang gustong gawin ni Aizawa na mamaya. Etong si Dokmen, pag umunat na at nagkaroon ng damage, saka na nga siya ngayon naman mananalasa. And naintindihan ni Irad yung ginagawa dito ni Aizawa. Alam niyang roamer ito, kaya naman ini-engage siya talaga eh. Pinahihirapan niya dahil alam naman kapag ka-roamer ka, hindi ka ganun ka-farm, especially in the early game. Ina-abuse ni Irad na okay, hindi tumama yung arrow mo. Okay, naka-roam ka, wala ka masyadong damage. Yes. Labanan na rin agad kita. And nakita natin, RSG, na sinabi mo nga na si Dokmen magiging makunat at masakit siya kapag lumabas siya doon sa kanyang robot, di ba? So, hinahatak din agad nila. Yes. Alam kasi nila na magkakaroon to ng threat later on. Pero Game Lab ba yung makakakuha ng magandang pwesto dito sa may bandang turtle? Ang tanong kasi, paano lalaban ng RSG? Yan ang magiging kasagutan dahil nahuli doon na itong si Perks, samantalang kinuha lang ng maigi ni Takenaga yung turtle. Sakit! Tuloy-tuloy na sa paghabol. Si Perks ang tutumba. Everts ang split-split pero si makakaalis kaya siya. Si Irad, Diyos ko po, naiwan. Hindi siya makatawid dahil yung pader mataas at siya ay tutumba. Habors ang naghatid sa kanya. Tempest of Blades kay Takenaga. Dalawa ang natumba, pati yung turtle kanila. That is a win for Game Lab. Sobrang panalo doon. Jackpot para sa Game Lab. Nakita natin doon na si Dokmen, lumabas nga lang siya, nag-ulti lang siya, ramdam na ramdam ng RSG yung damage output. And then, Aizawa, sa teamfight pala, oo nga naman, magiging pasakit sa ulo din yung mga arrows mo. So, mas magiging hayahay yung buhay ni Aizawa na bato lang ako ng bato ng arrow. Pag tumama to, jackpot talaga. Yes. And yung paglalagay niya dito ng traps, mahihirapan din eh. Magkakaroon ng slow. So, hindi basta-basta makakatakas yung RSG. And that answers the idea of perks na manggugulat sana. Dahil merong traps dito, nagkakaroon ng vision yung Game Lab, especially kung saan magagaling ngayon. Oh, susubok pa lang kayo, alam na kagad nila, especially pag natapakan ni Perks doon yung isa sa mga traps na tinanim ni Aizawa. So, nabibigyan nila ng babala nito ang gold laner nila na si Yoctizi. As we look at the items here, maagang Berserker's Fury ang naipuhunan agad ni Takenaga, samantalang yung counterpart niya, Chapsuy build pa. Meron palang Molten Essence. Itong si Irad. Yup, at possible bibuo pa to ng Dominance Ice. So, alam din kasi niya na kailangan nilang i-limit yung sakit nitong si Dokmen. Pero, sa totoo lang ha, ginamit ko ang isang edit sa XP position. Pero, nagtaka ko, ba't hindi masakit? Yun pala, may passive pala yun na kailangan mapuno. Kailangan mo mapuno. Oo, kailangan pala na atakihin ka muna ng atakihin. Yes. Kailangan mo muna palang galitin yung edit. Mm-mm. Yung sa akin kasi, ay, ulti na lang ako. Akala ko ganun yan, hindi pala ganun. Pero ang mangyayari ito sa gitna. Eto yung Tempest of Blades na magiging sagot. Napana si Irad, naku po, lagot. Mahuhuli kaya niya. Nandito ang sagot. Dokmen, layo na yung galit. Pero hindi siya nakapaglabas ng kanyang mga bala. Si Habos, natawag silang lahat. Pero nandun yung chokeslam sa may bagsak ng pader. Hindi pa rin yun sasapat. Iba talaga yung kunat din, no? Ng isang Fredrin. Ang daming binato sa kanya doon, ha? Pero kalahati lang nabawas. Pero mukhang ilalaban pa rin ni Takenaga. Buti na lang sumalubong doon. Itong si Everts, kaya naman RSG pa rin. Irad is gonna be the one securing the turtle. And then, ang bilis ng transition. Punta sila dito sa gitna kasi alam nila na wala dito yung mga membro ng Game Lab. Yoctizi na ipag 1v1 kay Ortizi. Labanan ng Tizi pero mas mananaig doon ng bahagya. Kose! Oh! With the Flicker Ultimate, siya pa yung makakasecure ng kill. Partida! Wala pa yung ano. Wala pa walang yung tatak. Mark. Diba? Oo. Hindi siya na-stamp doon pero tinamaan siya. Tinatamaan kaya nila nung pana. Hindi naman sasapat pero gusto ko yung ginawa nila. Pagkaskunin ng turtle, basag agad sila ng torre. Namin nila na pwedeng mabigyan dito sa baba. Earth Shatter para kay Dokmen. Pinch Poise, Tempest of Blade, si Kosei. Tutumba na. Huli nila yan. Pero si Perks, no, hinata. Divine Judgment. Boom!
dinala dun sa tore. O sige, since kulang yung damage ko, eh dito ka, sa tore ka makipag-ano. Patayan. Ayun yung nakita natin. Oy, sobrang ganda, pero may arrow play. Aizawa 4-3! Sheesh! Grabe yung pinakita sa atin doon ni Aizawa. Presence of mind dito sa mismong laban na to na diyan magre-recall etong si Perks. Kaya tingnan natin etong replay na to. Tingnan mo, nagre-recall na eh. Aizawa, nag-crossover, hindi na tumingin. Stephen Curry! Basket is good. Nakasecure ng kill ang side dito ng Game Lab. So palitan lang din talaga yung nakita natin doon. RSG naman, medyo nag-struggle sila dito. Sa totoo lang, kung paano sila may ipagsabayan sa Game Lab. And Game Lab naman on the other hand, with the setups from Dokmen, with the arrows from Aizawa, kapag tumama yon, kapag nakaset up sila, for sure, merong pick-off na nakakuha against RSG. Paborito ni RTC Kunin, yung ultimate dito ah, ni Dokmen. Gusto niya nung additional stun and then yung damage din na pwede niya kunin. Uy. Kaso si Perks tumalon, nandun yung Earth Shatter, kasama yung charge. Tingnan natin kung makakatakbo sila. Kose, normal lang doon sa bandang likod, hindi niya na nailigtas Tempest yung kanyang roamer, that is Perks, na tumumba. Tempest of Blades, ikakasama. Hindi, makakatakbo pa. At tuloy-tuloy si yung bagbakan dahil yung split-split narito na. Aizawa, makakaalis na rin man. And after that skirmish, nagkaamuyan, dalawang roamer yung nabigyan doon. But still, nakabang pa rin sila sa idea na pwedeng kumuha sila ng Lord dito at balikan lang sa kanilang mga jungle camps. Roamer para sa roamer yung magiging palitan doon. Perks, hindi pa nga niya nagamit yung ultimate niya kapag ka-flicker eh. Yun eh. Yun yung nakakatakot gulat din sa isang ano, sa isang edit na kaya din niyang manggulat na hindi mo ako basta-basta kayang baliktarin. Tinamaan doon! Tinamaan ang magaling si Kose at napa-atras na lang siya dito. Eto na si RTZ with a stolen ultimate galing kay Dokmen ng Earth Shatter pero hindi pa rin sasapat. Yung TZ, the silent assassin, tumatama lang yung kanyang mga shuriken doon. Samantalang eto si Perks, humahabol, napatumba si Dokmen, tuloy-tuloy pa, nahatak, dumudumudouble kill pa rin naman para dito kay Kosei at tuloy-tuloy pa yung kanilang pananalata, nahatak na nila, tatlo ang nawala, pati yung Lord gusto nang kunin, RSG gusto nang kunin etong panalong ito. Pero titignan natin dahil Lord pa lang, anong kuha nila? Nakikipaglabanan ng tag of war tas yung kabila gusto balibagan. Oh. Pero mas manaanaig pa rin yung tag of war dito sa sitwasyon na to with the layer of skills na pinakita sa atin ng RSG. Alam kasi nila eh na winaste na or ginamit na yung resources just to kill RTZ. So pwede silang mag-counter punish and ayun yung nagawa nila to the point na nawala agad si Dokmen. Inaantay nilang lumabas si Dokmen doon sa robot niya. Tas tsaka sila papalag, oo, galit ka, Dokmen, pero hindi na namin nahayaan pa na ilabas mo yung galit mo. Papatayin ka namin agad at inaano lang talaga nila eh. Ang RSG, inaantay lang nilang gamitin and then tsaka nila i-burst down si Dokmen. That's the way to kill an edit. Antay mo siyang lumabas and then mas susceptible na siya into damage, mas malambot na, mas masakit na yung pwede niyang makuhang damage. At yun nga yung idea, no? Eto na yung sinasabi nating in-game adjustment. And now it's RSG who's answering the call. Pero eto na naman, Take Naga. Sa gitna, oh. Sa gitna niya pa talaga kinlir. Grabe. Diba? Hindi siya magpo-push, pero magka-cut siya para hindi makapag-push yung kabila. Diba? So ganun yung ginagawa dito ng Game Lab na hindi pwedeng basta-basta nyo makuha tong panalong to. Oo. The adjustment, the switches of the gear mula nga sa primera, hindi ko alam kung nasa na sila ngayon. Di ba, ano ba yun? Primera? Segunda, motor tercera. Lang kasi ako, automatic pa eh. So hindi ko alam yung mga ganun eh. Di ba? Ako nga, commute lang eh. hindi ko rin alam paano nalalaman niya ni Joshy Cakes. Pero ngayon! Oy! Yung pana, tumama kay Perks, itutuloy pa nila yung atake dito. Lima ang nandito para sa side ng Game Lab. Pwede nilang ituloy-tuloy yung atake. Effort sinusubukan bigyan ng suporta yung kanyang mga kampi. Kaso nga si Kosei, yun na tumpa. Kaso si Takinaga, nahatak nila, bumalik. Dito ka lang. Dito ka lang at huwag ka nang umalis pa. Si Havos, hinahabol nila. RTZ, eto na naman yung nagpalitan yung Valentina. Kaso siya'y natamaan ng pana. Ay, eto na naman yung sabunot dito para kay Havos. Pero makunat. Yung hunat, ako pa rin ang pinakamakunat dito. Havos, standing tall dito sa laban na to. 2-4-2 trade para dito pero mukhang kaya pa to ng Kumana Game Lab. Ulit!
Ilalaban daw talaga nila kaso Mitore. And now, Ira dito, pumapatsin ang bahagya pero nararamdaman nila yung damage ni UTZ. And now, sabi nila dito, okay, tatlo versus tatlo. Focus muna tayo sa pag-take ng mga objectives kasi if ever na malamangan na naman sila ng kabila, mahihirap. Ano naman, tingnan mo yung score dito, 10-10. Tapos sa ibaba nun, 1-1. And then yung gold, 36-37. Yung 1,000 gold lead na meron dito ang RSG, hindi natin ganun maramdaman. Kasi Game Lab, alam naman nila kung paano sila mag-initiate. Dinadaan nila sa kunat, dinadaan nila sa setup na kapag may tumamang arrow, doon na talaga tayo lalaban. At talagang in-extend nila nung etong pana para mas matagal. Di naman yung stun na kanilang makuha, Dokmen, nagbibigay ng vision para sa side ng Game Lab. Same thing din para dito naman kay Perks. Pero hindi kasi siya yung pwedeng pumront if you're RSG kapag siya yung nakuha agad na mawawala agad sila ng capability to pick it off. And nagpo-falter ang lineup ng RSG, especially dun sa part ni Kosi kasi walang tumatao sa kanya. Ang makunat nilang hero, si Edwards, yun yung pumafront. So, naiiwan sa likod si Kosi. Pero conceal ito play. May conceal. Tingnan natin. Ay, umalat! Eto, nahatak si Abos, pero kulang pa rin yan, mga mahihinang nila lang. Siya'y natumpa at tuloy-tuloy lang yung damage ng tumpa. Si Dokmen lumabas na. Takinaga sa likod. Plate sa likod. Si Takinaga huhuli pa at a double kill para dito kay Ira. Tatlo ang nawala para sa Game Lab. Nagulpi di gulat sila doon ni Perks. Sinasabi mo pa lang na kailangan may tumao kay Kosei, pero ang gusto pala nila, hindi, pupronta kaming lahat. And now, makakasikro sila ng tatlong miyembro at mukhang kakatok sila dito sa Torre. I believe hindi to endable, pero gusto lang nilang takutin ang Game Lab. Naging ano pa nga sila eh, sigurado kasi kukunin nila yung Lord at kukunin pa nila isa. Yung TZ dito, batita na mag-isa. Eto na si Edwards, tatakbo, pero nagpop ang kanyang immortality. Pwede siyang i-call dito. Habos, eto na naman ang kanyang pagtayo. Samantalang si Dokmen nandito, binasag ang lupa, pero makakatakbo pa rin naman. Kaso, my Lord, ang RSG, 15 seconds bago mabuhay. Etong si Aizawa, eto na ba ang pagpapatuloy ng apoy ng RSG? Ang sakit na dito ni RTZ. Tuloy-tuloy lang kanyang pananalasa. Wala na yung Lord, pero yung creep wave sa taas at sa baba, yan ang dapat Perks, abangan Perks ng side ng RSG dito dahil pwede nilang i-push yan. Pumana dito ang upwards natin na si Aizawa, makakaalis pa rin ang grupo ng RSG. Back away muna, patience by RSG. Pero umiikot lang sila dito, ha. Edwards, nagbabagsak lang din ng kanyang mga sticky goo. Nitingnan natin kung yung makakakuha nang kill dito ang magtatapos na ng bakbakan, pero dun sa taas, ha, the Filipino Ling. The split push Filipino Ling. Si pero natalo na naman nila. Dito ay si Abos. Nawala ang kunat niya. At eto na nagkagulo pa. Nawala na rin si Perks. At mautom pa etong si Jose. Hindi. Sapat pa rin talaga yung kanyang kunat. Endable ay Aizawa at Takinaga. Dalawa na lang sila. Endable na ba ito? Sumusubok si Aizawa. Kakayanin. May minion. Irad, kaya ba? RTZ, nagpalit RTZ na ng anyo. Na kaso siya ay natumpa. RTZ nandito. Boom! Yung Earth Shatter. Pero si Takinaga, wow! Nandito pa rin para depensahan ang side ng Game Lab. You don't do that to the Filipino Ling. You don't do that to me, Game Lab. Still alive on this situation. Pero RST, nandito na rin naman itong si Kosei. Tingnan natin, kaya mo nilang tapusin. Buhayin na rin naman yung mga miyembro ng Game Lab dito. May immortality. Nag-winter transition pa para secure talaga yung buhay niya. Pero nice defense coming in from Game Lab. And now, RSG. Mukhang alam naman nila kung paano tapusin to. Napaganda lang yung depensa ng Game Lab. Pinapaganda nila yung documentary nung game number 3. Talagang push and pull yung nangyayari nitong bakbakan. Pero how about the save coming from Takinaga? Grabe, mga mala 2,000 yung galawan niya. Pumupugak ang talino eh, no? Oh. Ang taas ng IQ. Ilan kaya IQ ni Takinaga? Yan ang aalamin natin pagkatapos ng game na to. Isa sa mga i-analyze natin yan. Pero ang seryosong ginagawa niya talaga dito, ha, he's splitting up the map. Hindi para i-prolong yung game. Ini-split niya yung map para gamitin niya to para mamaya pwede niyang basagin. At yun na naman yung kanyang ginagawa dito sa taas.
Kung titignan niyo yung minimap, samantalang itong mga kasama niya, pinupush yung team fight. Hindi nila sasaktan. Hindi nila pinapansin. Ayaw nila pa uwi. Si Altizi na-cancel yung TP. Si Edward susubok. Ito sa kinagana. Aabot sila. Pa nga. Aabot sila. Nauna, nawala yung inhibitor turn sa taas. Oh! Ay, nakata! Oh, no! Ang kadenang ginto para sa side ng RSG. Ito na ba yung opening na hinihintay nila? Kung kanina, you don't do that to me. RSG, ganun din. You don't do that to them. Hindi nila pwedeng basta-basta. Natuto na sila eh. Oo. So, hindi na basta-basta yan. Hahayaan na mag-split push na lang. Pero habos dito, delikado. Pero Dokmen, nandun pa rin yung pag-angat nila. Tutumba dito si Perks. Monster kill na para kay Kosei. Yung RTZ. Lord sinama pa. Yung TZ umaatras na. Pero nakahabol pa Kosei. Si Aizawa. Kosei, nagkapatayan. Pero godlike para dito sa Brody ng side ng RSG. Dalawa para sa tatlong miyembro, RSG ang makakasecure ng Lord. The question is, can they end N-double this ba? Game? N-double ba? Knowing Takinaga and YukTZ, the damage dealers of Game Lab, yung matitira dito, RTZ and the rest of RSG, nakikita natin yung experience na nandyan sa kanila at mukhang kakatok na sila. 5 segundo para kay Hapos. Tempest of Clay kinasa, pero yung damage hindi sasapat. Wow. Yung TZ, kakayanin mo pa ba? Pinipilit niya, pero legendary na. Si Kosei tatapusin pa. At RSG, tuloy ang apoy para sa kanila. Kami din. Hindi na mangyayari pa ang similar na kwento mula sa unang pagtatagpo ng dalawang grupo. RSG taking the revenge against Game Lab. Ang ganda ng documentary nitong game na to. Hindi natin alam if kaya na bang tapusin, pero yung pick-off talaga din ni Perks. Kita natin eh, naging consistent siya doon sa mga pick-offs. Oo, nag-struggle minsan kasi ang ganda din ng mga counterplays ng Game Lab. Pero with the split push na napigilan nila against Takinaga, yung hatak, napatay nila yon, walang retribution holder, that gives the space for RSG. Para ka nanood ng isang anime series. Game number one, nakita natin, it's the revenge of RSG against Game Lab. Alam nila na lagi sila nakakambakan ng Game Lab. What they did, tinapos nila early game. Game number two, sumagot yung Game Lab. In-game adjustment, kahit Tejado, split push, nakabasag, Takinaga. Game number three, character development ulit. Perks, just when you needed him the most clutch na divine judgment ng game, nandoon, in-game adjustment, it's so poetic, di ba? Saktong-sakto para sa unang araw ng ating tournament. Unang series pa. Unang series. Ganoon katindi. Nakakalimutan natin yung mga nangyayari. Pero with that game, ang ganda ng mga connections na pinakita sa atin ng RSG. Pero Joshy Cakes, ano masasabi mo sa game na yon? A lot of transformations ang nakita natin sa laban na yon. Nandyan yung Edith na nagtatransform. Nandyan yung Selena na nagtatransform. Pero the queen of transformations, sa akin pa rin ang panalo. That's gonna be Valentina ni RTZ at the rest of RSG Ignite. Nakabawi nga silang tuluyan. And kung titingnan natin doon sa nangyari right from the start of our game, sobrang notable na kumuha sila ng Selena at kumuha sila ng Edith as the mid duo. Pero yung hindi lang switch gears yung ginawa nila eh. Switch drivers talaga. Kasi si Aizawa yung nag-roam and si Dokmen yung nag-mid. Gets natin yung idea eh. Kasi kapag kumuha ka ng isang Selena, meron kang burst potential pero wala kang clear wave capability. So yun yung naging rason kung bakit si Dokmen yung napunta sa mid lane for Game Lab. But for RSG Ignite, still going on doon sa comfort nila, which is pagkuha ni Perks ng kanyang Kaja, and at the same time yung Brody ni Kosei, na kung i-analyze natin yung draft, mas maganda sana na binan na to eh ng side ng Game Lab, but unfortunately hindi nila nakita, kaya RSG Ignite took advantage na kunin etong Brody na to. Well, in fact, Brody is one of the most considered somewhat na pinakamagandang counter sa mga assassins sa MLBB, kasi meron siyang kakayahan to self-sustain at siya din yung may pinakamataas kahit papano na innate
HP or innate kunat out of all the marksmen available sa MLBB. Nakita rin natin na itong si RTZ, yung pagkuha niya all the time ng transformation ni Edith or yung pagdating ni Phylax, eh nakukuha nila yung advantage out of it. Diba? Nakakuha sila ng pick off, wala siyang kunat, pero the damage is there. Kaya yun yung pinanggagalingan ng RSG Ignite, and that paved the way for them to take this series. Now, looking sa ating MVP ng game number 3. Makikita natin na for RSG Ignite, pinaka naging key player for that is gonna be Kosei. Na nabanggit ko na nga rin kanina, it is a comfort pick, and at the same time, this is one of the most contested marksman kapag alam mong assassin yung kalaban. That's a 12-2-8 KDA. 83% kill participation. That's not normal for a gold laner na may ganyan kataas na kill participation. So that means RSG Ignite forced team fights alongside this Brody. And not just that, even Kosei extended yung tulong niya doon sa mga team fights kung saan kinakailangan siya. And looking at the highlights of our game right from the start, nakikita na natin na sobrang nakapag-adjust din ang RSG doon sa nangyari nung game number 2. Yes, nakakakita tayo ng mga good kills or good, sabihin na natin, clash wins from Game Love. Pero that doesn't remove the fact na sobrang reliant nila sa arrow ni Aizawa. And yes, Selena is a gamble pick na kapag tumatama yung arrows, good. Kapag hindi, medyo mahirap talaga. And right at this moment as to why RSG Ignite took this game is because of the guarantee na meron etong si Perks with the Divine Judgment. Nakita natin na inilaban ng RSG Ignite yung kumbaga ano, kasiguraduhan over doon sa sabihin natin hero comfort o sa mga tinatagong alas. Ang ganda naman ng performance ng mid lane ng Game Lab, that's Aizawa and Dogman, yung layering of skills nandyan, pero kapag tumatama yung arrow. Pero pag hindi, nakukuha ng RSG Ignite yung panalo kasi mas nahahawakan nila ang side ng Game Lab. And specifically, si Takenaga. Not only Takenaga, even si Havos. Bumabalik tayo doon sa kwento nung game number 1 that there is no question of commitment from the side of RSG Ignite. Na kahit sino, basta nasa harap, kaya nilang i-burst. Kasi nga naman, may damage sila na nanggagaling kay Kosei, nanggagaling kay RTZ as well. A lot of times we saw Havos being prioritized by Perks. Siya yung laging kinukuha. Siya yung laging nasa harap. Kung baga, huwag na tayo mag-overextend kasi baka tayo yung matalo. Kunin na lang natin kung sino yung pinaka-malapit, sino yung pinaka-madali. There come a point in time during the game. Takenaga with a good defense. Pinakita niya na hindi basta-basta may end. Pero again, going down on that last Divine Judgment, which is the point out na ni JMTZ and ni QWERTY kanina na just win the time, RSG Ignite needs Perks the most. Nandun siya sa sitwasyon. And just win the time that Game Lab needs Takenaga the most, wala siya because of the presence o doon sa ginawa ng side ng RSG to prioritize picking him off para mag-transition doon sa Lord Tank. And that paved the way for RSG Ignite to finally avenge their loss noong day 1 ng ating torneo kung saan nanalo ang Game Lab against them. And right now, bawi na sila, kumbaga. This is just the start ng second round ng ating round robin, and inaasahan natin na these kinds of games darating at darating sapagkat gustong umangat ng mga teams natin doon sa standings kasi mind you guys, ha, top 3 lang per bracket ang makukuha at papasok sa playoffs. So, dalawang bracket ang meron tayo. Magkakaroon ng maigting na labanan, magkakaroon ng maigting na akyatan o hilaan pababa dito sa ladder ng standings. Kaya naman, this is just series 1. May tatlo pa tayong paparating na series. Kaya naman, pagbabalik kami after this short break.